Hi guys, my name is Mervin and welcome to my channel. So for my first ever episode, pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng clogs at ikukumpara natin sila sa isa't isa kagaya nitong Yeezy Foam Rnnrs from Adidas. So umpisahan na natin ang discussion with the Yeezy Foam Rnnrs. So with the retail price of 5,500, medyo mahirap nga lang siya makuha and most of the time, probably resale price ka na magbabayad para dito. Isa to sa mga pinaka-comfortableng sapatos na meron ako sa collection dahil malambot talaga siya lalo na pag na-break-in. Siguro ang hindi ko lang talaga gusto rito pag hindi ka naka-medyas, magpapaltos ka dito sa part na to. Yun. So it's made out of very soft foam and when it, in terms of fitting, wala kasi siyang half sizes. So, kung ikaw ay usually half size sa mga sapatos, like 7.5, 8.5, 9.5, magtaas ka. Pero kung usually size 7 ka, size 8, size 9, pwede mo na rin naman kunin yung same size if you are going to cop the Yeezy Foam Rnnrs. Sunod naman natin pag-uusapan ang Crocs. Siyempre, kilalang kilalang brand. Ang Crocs, pagdating sa mga clogs, I'm sure lahat kayo or majority sa atin nagkaroon ng Crocs at one point in our lives. So, when in terms of sizing, nagbaba ako dito from my usual. I think wala rin tong half sizes, no? And comfy ang Crocs. This is pang magandang pangharabas, pamalengke, ganyan. Or pang drive, or kung may quick run ka lang sa grocery, or bibili ka sa butika ng gamot, Crocs is the way. Pero in terms of foam, yung lambot ng foam, mas malambot pa rin yung Foam Rnnrs para sa akin. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang Merrell Hydro Moc. I think this was introduced last year. Sumikat siya kaagad dahil sa mga influencers sa Instagram. Ang daming naggumagamit nito. Apparently, napaka-comfortable daw niya. So, actually, ngayon lang ako nagkaroon ng ganito. In terms of pricing, it's around 2,800 pesos. And it's available in most of Merrell stores nationwide and available din siya sa stores nila sa Shopee and I think sa Lazada meron din. In terms of sizing, nagbaba ako ng size dito. Medyo mahaba kasi siya. I'm usually size 7 so nagkumbuha ako ng size 6 dito or 8 women's kasi walang size 6 sa men sa local stores natin. In terms of comfort, hindi siya ganun kalambot compared sa Crocs and sa lahat ng mga meron ako dito. Pero I think kaya siya naging komportable kasi sobrang close to the ground siya pag suot mo and nakaangat dito. So para ka lang naglalakad barefooted, 'di ba? Pag anyway, ang ano naman talaga nito, ang purpose naman talaga ng sapatos is for the outdoors. So, I don't know, there's something about this shoe na comfortable talaga siyang gamitin. Lalo na pagka sa mga mabilisang labas-labas lang. And kahit mag-mall ka, eh, napang-mall ko na to na isang buong araw, okay naman, hindi naman sumakit yung paa ko. Next natin pag-uusapan ay ang bagong-bago from Converse. This one is called the Sponge Creator. So initially, it was introduced as a gray colorway and an orange, gray and orange colorway collab siya with ACW or a cold wall. So this one is made out of recycled foam ng Nike or Converse. Ang retail price nito is around 5,600 if hindi ako nagkakamali. Ayan. So this one, itong in internal booty niya, hindi siya natatanggal. Nakakapit siya talaga sa sapatos. And pero yung insoles niya, natatanggal. May insoles siyang kasama, which is natatanggal. Ayan. So, in terms of sizing, nagbaba rin ako dito eh kasi medyo malaki siya. So, I'm usually, again, a size 7 and ito ay size 6. Yeah, this is a size 6 men's. Nagbaba ako dito. So, medyo tight-fitting siya and malapad talaga. Oo, malaki siyang tingnan sa paa. Overall, in terms of comfort, I think this one is parang normal na sapatos lang pag suot mo siya. Next natin pag-uusapan ang pinakamaraming nabudol ko nung pinost ko to dun sa isang Facebook group ni Carlo sa 721, Project 721, ang Peak Taichi Sandals. This one is in parang mint green colorway
And nabili ko siya sa Shopee. Hindi pala, sa Lazada store nila, but pero meron din sa Shopee. I got this dun sa China store because locally wala nung size ko, which is 39 euro or 6.5 US sa size chart ng Peak. In terms of sizing, tama yung sinasabi nilang lahat, magbaba kayo from your usual kasi malapad siya talaga at saka roomy. Oo. Actually, nagbaba rin ako dito and may allowance pa kahit may socks. And then, itong Tai Chi insoles, natatanggal siya. Tai Chi foam insoles, natatanggal yan. O, diba? Tapos butas na siya sa ilalim. Ayan, o. Ayan. So, this is the Tai Chi foam insoles. Sobrang lambot. Sobrang sarap sa paa. Sobrang sarap gamitin. So, out of all the pairs na pinakita ko na sa inyo, I think ito yung isa sa mga pinakamalambot gamitin. Pinaka-comfy gamitin. Versus the foam runners, dito hindi ka magpapaltos. Ayan. So, ang price nito is around, I think, 1,800 to 2,500 depende sa colorway. Ayan. So, kung may Shopee account kayo, gawa mo kayo ng vouchers. And last but not the least, itong pinakahuli nating clogs na pag-uusapan. This one is from the brand 361 Degrees. Chinese brand siya, kagaya ng Peak. Ayan, this is, actually, hindi ko alam yung tawag dito eh, kasi doon sa Shopee store nila nakalagay lang summer sandals. So, ito siya. So, people would probably say mukha siyang foam runners ng Adidas, Yeezy. Pero, kung titingnan mo, parang magkaiba naman yung design. Although, same silhouette, pero ito, pataas yung muso niya, yung foam runners, di ba? Parang pa-curve siya pababa. Ito pataas naman eh. So, magkaiba pa rin. Diba? Magkaiba pa rin. Diba? So, in terms of pricing, nasa 1,800 to 2,000 lang yata siya sa Shopee store ng 361 Degrees. And para sa akin, ito ang pinakamalambot sa lahat ng foam sa pinresent ko sa inyo. Even the upper, ito siya yung may pinaka-softest na foam out of all the clogs na diniscuss ko today. And yung insoles niya natatanggal din kagaya ng Peak. Malambot din yung insoles niya. Yan, malambot din to. N2 soft foams, yata tawag nila dito. Ayan. Sobrang lambot, sobrang sarap sa paa. Now, in terms of sizing, wala akong nakuhang information bago ko to in order sa Shopee. Pero ang ginawa ko, ginaya ko na lang dun sa size ng Peak, which is hindi naman ako nagsisi. So, pero mas maluwag pa rin yung Peak. Saktong-sakto siya sa paa ko kasi narrow naman yung paa ko eh. So, saktong-sakto lang siya. Pwede pa akong gumamit ng manipis na medyas, hindi na uubra pag makapal. So, I think kung malapad at mataba ang paa mo, you can go through to size for this one. Ayan. So again, ito pinakamalambot na material sa lahat, even the foams ng upper. Sobrang lambot. Pati nung insole, sobrang lambot. So tingin ako na tingin doon sa monitor. Pasensyahan nyo na ako, this is my first ever vlog. Ayan. So I'll put the links down below kung saan nyo mabibili itong mga to. So nagtataka siguro kayo, wala ako ng Jordan System 23. So hindi talaga ako bumili because it's something na I think hindi ko naman din isusuot kasi hindi naman siya maganda. Although, na-try ko siya in store and hindi talaga nice eh pagkasuot mo sa paa yung inner booty niya with the clogs. Although, ang maganda dun sa sapatos, meron siyang extra na insoles na pwede mong ilagay sa loob direkta nung clogs lang at pwede mo siyang gamitin na yung clogs lang, wala yung inner booty. So, yun yung maganda dun. Pero, I think, no, nung sinukat ko naman siya, hindi naman siya ganun kakomportable. Parang yung, ano lang siya, yung Converse. Kaya yun, nag-skip na lang ako dun sa Jordan. Hindi ko na lang siya kinuha for the sake of this vlog. So, yun. So, to wrap up this vlog, irarang ko lang kung para sa akin, alin ang pinaka-comfortable sa lahat. So, for the first, I think, tabla, yung Peak,
And itong 361 Degrees, in terms of comfort, in terms of pricing, in terms of design, okay din naman, di ba? So, para sa akin, tabla itong dalawa. Ito, in terms of comfort lang, mas malambot lang talaga ng konti itong 361 Degrees compared to this this Peak Taichi Sandals. Yun, and then next would be the Yeezy Foam Rnnrs, and then next would be the Merrell Hydro Moc, and then yung Crocs, and then yung Converse. That's my top 5. And may magandang announcement ako para sa inyo. Okay? So, pag nakaabot tayo ng 1,000 subscribers, mamimigay ako ng isang Peak Taichi Sandals. So, all you have to do is subscribe to my channel, hit the notification button, mag-comment kayo sa baba. Yun lang. Kaling na. So, once again, my name is Mervin. Thank you for watching and I'll see you on the next one. Pagka i-vlog ko na yung mga on-feet shots nitong mga sapatos na diniscuss natin today. Bye!